Sa akin na ako na eroplano. See you, Pinas! Bye! See you! Na ako eroplano. Ito po ay para po sa mga OFW na katulad ko po na nag-vacation po dito sa Pilipinas. Nabibigyan ko lang po kayo ng konting idea or guidelines regarding sa new protocol ng ating government, Philippine government. Once kayo po ay mag-vacation or mag-uwi na po sa ating bansa. Yan po. Based po sa aking experience, i-share ko lang po ito sa inyo. Bali, once na dumating po kayo sa ano, sa or ito po pala, hindi po required sa ating mga OFW na kung saan po kayo galing na bansa na magkaroon kayo ng swab test or corona test po. Hindi po 'yon required sa inyong bansang pupuntahan bago po kayo umuwi ng Pilipinas, hindi po required 'yon dito. Bali, pagdating nyo lang po sa bansa, airport po, sa kung saan po kay airport na bababa ang yung eroplano, bali ano po, pag malapit na po nag-landing ang yung eroplano sa airport, bibigyan po kayo ng mga cabin crew na mga form po. Unang-una po ito yung arrival card. Ito po yung unang-unang ibibigay po sa airport. Once na papasok na po kayo ng airport, no? Ibibigay niyo po ito sa ano po, sa immigration po. Ito po yung arrival card sa Bureau of Immigration. Ibibigay niyo po 'yon doon. Sunod po, pipila kayo sa labas. Ito naman po yung pangalawang form na fill out niyo. Ito po yung OWA form po. Para po kung saan po ay bibigyan po kayo ng mga representative ng ating OWA na nasa airport kung saan hotel po kayo ibubook or i-quarantine po. Yan po, isasakay po nila kayo sa bus. At yung bus na po yon, iahatid po kayo kung saan hotel kayo i-quarantine or i-check-in po. Yan. Bali, pagdating po doon, bibrief po kayo ng front office officer kung yung mga ano po standard operating procedure po or SOP or protocol po ng hotel or protocol po ng ating gobyerno ng IATF po. Bali, yan po, mag-fill out din po kayo ng form doon at bibigyan po kayo ano po yung inyong room number. Ayan, pagkatapos po noon, iyahatid na po kayo or pupunta na po kayo sa inyong mga kwarto. Kung saan po kayo binigay, ano pong inassign sa inyong kwarto, doon po kayo pupunta. At meron po itong 6 days na quarantine po. After 6 days, doon pa lang po kayo isa-swab test ng swab test team ng ating government. Sa tingin ko po dito po din sa ano sa hotel din po gaganapin yung or gagawin yung pagsuswab test. And after that po, 1 to 2 days ang result po darating. Yun po ang sabi sa amin na, yun po ang sabi sa amin. And after that kapag negative po kayo on the following day, pwede na po kayong mag-check out. Pero hindi po kayo pwedeng direct umuwi sa inyong lugar po. Ito po ay hatid kayo sa may PTEX po ba yun? Kung saan po may doon po kayo pwedeng sunduin ng inyong mga relatives po doon. Pero kung kayo po ay nakatira sa Quezon City, kayo po ay hindi rin po direct na makauwi or susunduin ng inyong mga relatives. Meron pong LGU from Quezon City, sila po ang susundo po sa inyo and then sila po ang maghahatid sa inyong bahay po sa Quezon City. Kung saan man po kayo apart ng Quezon City. Bali, yun po yung bagong protocol ng ating government po. At meron din po ako na panood na balita starting March 18 until April 18.
parang i-hold po muna ata nila yung ano, yung pagbabakasyon ng mga OFW. Yun po yung nabasa ko po, no. Sana po ay nabigyan ko po kayo ng konting kaalaman or guidelines po regarding sa mga OFW. Tsaka aside po sa arrival card at sa OWA form po, meron din po kayong fill outan na sa Red Cross po, sa IATF, meron po kayong form na fill out doon. And then, importante po doon, meron po kayong passport. Siyempre, hindi naman kayo makakapunta sa, makakabalik sa ating bansa kung wala kayong passport. Ayan, fill out nyo lang po yung mga information para po mabilis po ang pag-process ng inyong pag-quarantine. Ayan po. And then dito naman po sa hotel, libre naman po, sagot po ni government ang swab test, yung hotel accommodation, at yung inyo pong meal 3 times a day. Yun po. Pero dito po sa pinag-quarantine, pinag-check-in ko po dito sa Heritage Hotel sa Pasay, ito po ay napaka-strict po nila. Hindi po pwedeng bumisita ang iyong mga relatives dito sa hotel, at hindi rin po pwede magdala sila ng yung luto na pong pagkain, yung cook food po, hindi po siya pwede. Ang inaalaw lang po ni hotel, ito po ay kung may papabili po kayong grocery sa kanila, may instructions po naman silang ibibigay sa inyo makasunod po kayo sa kanilang protocol. At tulad po ako po ay nag-uutos po sa mga relatives ko na hatiran ako ng ganito, ganyan. Pero po, never po ang cook food dahil hindi po talaga allowed. At hindi rin po allowed dito yung paano po. Kung sa mga nag-smoke po natin mga OFW, hindi po allowed po dito sa Heritage Hotel. Dahil po, kapag kayo po ay nahuli, additional 5,000 pesos po ang penalty. Once kayo po ay mahuling nag-smoke po dito sa kanilang hotel. That's all po. Vlog for today. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo, sa mga kababayan nating OFW. And then, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, subscribe nyo na po ito. Like, share, and comment lang po below the comment section. At pakihit na rin po ng notification bell para po updated kayo sa aking upcoming videos at live stream po. Shoutout mo po pala sa aking mga members. Ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po sa aking mga super chatters. Maraming salamat sa aking mga subscribers at sa aking mga supporters. Maraming salamat po. Mga idol, hanggang dito na lang po ang aking vlogs. Sana po ay lagi kayong safe. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.